guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel. And it's Ringa Sakyan and Lowland here in Davao City, Philippines! And good day worldwide! Ayan po yung ating mga nagmamagandang halaman! So, gandang-ganda ako today because napaka-init today! At yan ang gustong-gusto ng ating mga succulents. Yes! Lalo na yung mga succulents na naka-direct sunlight or naka-rain and shine. Gustong-gusto nila to! Hello, Marcos! Nakabili na kami ng ano guys, rice hull. Galing kami bumili ng rice hull kasi malaki yung pot na gagamitin ko. So, kailangan ko mas dagdagan pa ng rice hull. So, ayan yung rice hull na nabili natin. At saka magagamit ko na tong kaang na to. Ito yung kaang na nabili namin sa ano, sa Digus. Oo, clay pot. Wala kasing available yung parang pinagtamnan nila Ellen. Makurat-kuratan ko ba? Unsay nasulod. So, ayan. Maganda din naman to guys. Lagyan ng succulents. Tapos, wala kasi akong styro. Mas maganda pag may styro. Lagay natin styro dyan. Meron na akong soil mix dito. Pero, dagdagan ko to ng vermicast at saka rice hull. So, ito. Nakapagkuha na ako ng ano. Ayan. Dagdagan natin ng rice hull guys. Kasi, mas maganda pag marami ding rice hull. Kasi, rain and shine natin yan siya. So, ganyan lang. Mix-mix lang natin. So, si PVN yung itatanim natin dun, guys. Ayan, kasi matured na ang PVN, eh. Feel ko dito, malaki si PVN sa, ano, sa pot na to. Pero, hindi naman pala. Okay lang. Ang OE ko. Okay lang. Tatlo kasi sila magsishare. Tapos, ito, ayan. Malalapad din yung PVN kasi, eh. So, ito, kailangan ko itong alagaan. Kasi pag hindi ko ito naalagaan, wala. Mawawala din to sa akin. So, ayan. Nilagyan ko pala ito ng ano, guys. Yung plastic yung ilalim. Para hindi masyado maraming soil. Ayan, malalaki kasi ang PVN nila. Tsaka ang mature na ng stem. Pero, hindi naman ibig sabihin na pupugutan ko yan. Ayan, pa, tatlo. Magkasya ang tatlo. Ang ganda. Dagdagan ko ng soil. Kasi medyo malalim pa siya. Yung, tingnan nyo yung ano ko. Oo, nagabuk na siya sa kakaano. Yung parang kakadusok ko nito. May isa ako nito, nasa kabilang bahay. Dinala ko kasi yung bago. So, ayan. Dagdagan lang natin ng soil. Pero, hindi ko agad to i-rain and shine, guys. Kasi medyo sensitive itong PVN dito. Pagdating sa lowland, kapag bibiglain natin siya sa ano, sa rain and shine agad. Pero, expose ko agad ito sa sunlight. Pagkatapos natin magtanim, sunlight agad. Morning sunlight. Wag muna sa full sun. Kasi galing siya sa walang init eh. Kasi nasa box siya, tapos na air dry pa. O, diba? Parang nakapagpahinga siya sa ano, sa ang tawag doon, sunlight. So, pagbibiglain natin to, ngayon agad, full sun. Ano, masusunog yan. Morning lang and afternoon sunlight. Then, tansyain lang natin kapag kaya na niya sa full sun. Doon pa natin siya i-introduce sa full sun. Mga siguro after 3 days. Dahan-dahan lang. Hanggang sa kayanin na niya ang full sun. Tapos ito, guys, pwede na itong mabasa kasi na-air dry ito ng 2 to 3 almost 3 days. Tapos, ayan. Tingnan nyo yung mga dahon. Parang nagri-wrinkled. Ayan. So, kailangan natin siyang madiligan. Pwede din after natin tanim. Pero medyo basa kasi ang soil ko. So, mga after ilang days na lang ako bago magdilig sa kanya. Ayan guys, ang finished product natin kay PVN. Pwede din lagyan ng pumice, pwede din hindi. Kasi marami ng rice hull ang nailagay ko dyan. So, iisipin ko muna. Siguro later ko nalalagyan ng pumice. Then, lagay natin dito. Ayan, kasi medyo mainit pa. Yan. Mayroon na tayong purplish dito sa ating garden. Alam nyo, napakalaki ng pot na yan. Okay na okay lang. Ayan o. Ayan siya. Tapos, itong napakaganda nating Tinkerbell. Ayan. Dito natin itatanim. Ayan, nilagyan ko ng bote, guys. Oo, tapos lagyan natin ng soil. Alam nyo guys, ang ganda ni Tinkerbell dito. Pero, ano, yung malaki ang pot, malaki din si Tinkerbell. Pero, gusto ko kasi siyang i-rain and shine eh. Kaya, dagdagan natin dito. Parang dish, anong tawag dyan? dish, hindi ako makapagsalita.
ganda niya ilagay, pero dito siya. Hindi masyadong... Eh, wait lang. Saan ba yung bote? Ah, dito ang bote. Dito na lang siya. Bila, yan. Diyan natin siya ilagay. Tapos, lagyan natin siya ng ibang halaman kasi malaki ang pot. Pero maganda din pag siya lang, no? Ganyan. Pero i-rain and shine ko kasi eh. Sulit na sulit ang presyong binigay dito ni ma'am. At saka sulit na sulit din yung halaman. Kasi napakalaki talaga ni Tinkerbell. Yes, ayan. Yan, ganda niya. Alam nyo guys, parang gusto ni Menebel siya lang isa dito. Oo. So, hindi ko na lang ipipilit yung lalagyan siya ng iba. Kasi, pangit siya tingnan. Para siyang naaalanganin sa pot. So, napakalaki kasi nito. Tapos, lalagyan natin siya ng pamis. Oo, hindi ko na lang siya bibiglain guys. Yung patatansyain ko na lang pag marami na siya masyadong roots, doon ko na lang siya i-rain and shine. O, siguro naman ngayon, hindi naman masyadong uulan siguro. Kasi, na-observe ko naman for 2 years kong pag-aalaga ng succulents. Na, ano, pag mag-start niya ng August, hindi na masyadong, ano, maulan. August hanggang December, January, ganun. Pero minsan din, maulan November. Pero at least, magiging stable na to. Ayan. Dito sa lowland guys ha, minsan ganun kasi ang panahon eh. Tig-init, tapos nagiging maulan, tapos nagiging mainit, ganun. Hindi, paiba-iba yung panahon. Sa ganyan. So look, ang ganda ng ating Minibel. Hello, hello, hello. Parang sa kanya lang talaga ang pot na yan. Kasi paglalaki pa to, lalo yung kakapal. So, expose natin siya agad sa sunlight. Aguy-aguy-aguy kabugat dito. Ay! Natuwa! Okay lang. Balik lang natin. Ayan, maayos na siya. Ang ganda nila tingnan dalawa, guys. Di ba? Ako talaga, pag nagiging happy talaga ako sa mga plants. So, ayan, oh. Hello, Minibel. Magpaganda ka dyan, Minibel, ha? Ito yung pinakamalaki kong Minibel, guys. Ito naman guys, si Tuloch. So si Tuloch, dito ko itatanim. So ayan, medyo maliit lang na pot para magsiksikan sila. Hindi naman to kaliitan talaga na pot eh. Oo, tapos pwede din pag gumawa kayo ng soil mix, lagyan nun ng cayenne powder. Kasi yung rice hull, meron yung mga insekto din. Oo, so ayan, lagay natin dito si Tuloch. Parang pang isahang pot siya. Pero kadalasan kasi pag naitanim mo ngayon, tapos later nang lalagas muna yung dahon. So better na dito na lang muna sila sa sakto lang na pot. Minsan kasi yun ang ano eh nangyayari sa mga maliliit na dahon, naglalagas o nagda-dry yung dahon. So ayan. Dito naman, itabi ko lang. Malalim kasi ito na pot. So, kahit na tumanda na si Tuloch, okay lang. So, kung magpropagate ako nito, siguro mag-cutting-cutting na lang ako. Yan. Hindi mo pa siya ngayon masyado ma-appreciate, guys. Kasi, hindi pa siya yung tipong nakaka-adjust. Pero, pag naka-adjust na yan, update ko kayo. Dito din, sa gitna. So, ayan na yung mukha ng ating Tuloch. So, hindi ko siya nalagyan ng pamis, guys, kasi medyo siksika na. So, hayaan ko muna siyang ilagay dito sa sunlight, tapos maulanan, or kung uulan man mamaya, paulanan ko siya. Yes, pwede na siyang mabasa kasi ilang days naman siyang na-air dry. Tapos, ayan, para naman maano, anong tawag doon? Makapagligo din siya. So, later ko na lang to kukunin yung mga bulaklak niya. Pag medyo nakapag-adjust na siya. Anyway pala guys, si Minibel, nilagyan ko muna siya ng support. Ayan, ang ginamit ko yung matandang walis ting-ting na hindi na namin ginamit kasi lumiit na.
Ayan, nilagyan ko siya kasi natutumba siya. So, ngayon, kahit alog-alogin ko, medyo hindi na siya natutumba. So, ayan. Dahil kasi ang laki niya eh, tapos ang liit ng puno. So, matutumba talaga siya. So, later, kukunin ko na yan pag nagiging stable na si Minimel sa puno na to. Pag nagkaka-roots na siya at kumapit na yung roots sa soil. So, ayan. At saka itong napakagandang PVN. At saka binilad ko pala ito. Yan. So, dahil kinapos na ako sa oras, guys. Yes, it's lunchtime na. So, ayan. Ito, dito na lang muna. At saka, ayan. Itatanim ko na lang sila mamaya. At papakita ko na lang sa inyo yung mga finished product. So, ayan. Ito naman si napakaganda nating tawag dito. Ibabalik ko ito sa rooftop. Si Mendoza. Pag alam nyo, pag ito nakapag-adjust, ganyan lang ang mukha niya sa ngayon ha. Medyo pinong-pino, maliliit pa. Pero pag ito nakapag-adjust sa rooftop or sa bubong, bubong lang tayo kasi parang social yung rooftop. So sa bubong, lalo tong gaganda. Yes, sobra-sobra. Gaganda to lalo at mapupuno ang pot na to at kung tataba itong mga maliliit. Actually, nag-umpisa nang tumaba ito eh. Ayan o. Oh. Minsan kasi sa succulents guys, lalo na sa mga Mendoza. Ang Mendoza talaga, dadaan yan sa payat. Pagkatapos pumayat, tataba yan ng tataba. At magbubloom siya ng magbubloom. Pagkatapos naman yung magbubloom, ayun, pupapayat na naman siya. Ganun yan. O, hindi naman siya forever mataba. Parang tayo lang yan. So, ito naman yung mga Chuku Moonstone. Pero pwede naman nating mamimaintain yan kung lalagyan ng mga fertilizer. Ako kasi sa ngayon, hindi talaga ako gumagamit ng mga fertilizer. Hinayaan ko muna sila sa rain at saka dun sa mga nutrients na makukuha nila sa kanilang soil mix. At saka, ang napapansin ko talaga, rain and shine yung nagbibigay sa kanila ng ganda. Oo, pag mainit, nagiging happy sila. Pag naulanan, yun, nagiging happy sila. Pero kapag sobra naman, ayun, nagiging sad sila. Kung sobra naman yung ulan, kasi minsan ka talaga, maglalagas yung mga ibabang dahon nila. Pero kahit na maglagas yung ibabang dahon nila, guys, kung stable naman yan, ay makaka-recover din yan mga ilang araw. Maulian, in Bisaya, maulian na sila. So, na-experience ko na din yan. Lalo na sa mga succulents na common, like Pachyvira, na-experience ko ang Pachyvira ko ngayon dahil hindi sila naka, as in, pag sikat ng araw, hindi talaga sila na sisilayan. Siguro mga afternoon na sila na sisilayan. Kaya nagiging mataas yung liig ng Pachyvira. Pero na-experience ko sa kanila na pumangit, gumanda. Kasi yung Pachyvira talaga ang pinakauna kong succulents. Ayan, si Superbomb, alam nyo, kinuhaan ko to ng dahon. Kaya parang medyo lumiit at payat siya tingnan. Parang hindi siya gumanda. Pero maganda pa rin si Superbomb. Kinuhaan ko kasi siya ng mga leaves dito, ayan. Tsaka doon, dry ko. Kasi, ayan o, daming babies, hindi makalusot. So, kinunan ko na lang, nag-leaf propagate ako sa kanila. Ito naman si banana. Gusto ko siyang ilagay sa likod. Oo. Kasi dito, parang hanggang ano na lang yung sunlight dito. 11 o'clock. Tapos, nasisilayan siya mga 8 o'clock na. So, kulang na kulang sa kanya yung sunlight. Ihatid muna natin sa likod. Kasi dito sa likod, guys, pwedeng-pwede na natin silang ilagay. Kasi wala na yung ayan, direct na sila sa sunlight. Rain and shine. Kinuha na kasi yan. Yan, kinuha na yan. Yan yung nagiging atip dito. Atip, atop, or roof, or bubong dito. So, kaya, ngayon, ayan o, sinat na yung init. At saka, lusot-lusot na ang hangin. So, ayan, may nilagay ako dito, Darlie Sunshine. At saka, dito yung iba nating mga succulents. Ayan, dito din yung ating Sedum Adolphi. Ayan, Sedum Adolphi, yung pugot patong. O, nandito. At saka, itong si Chuku Moonstone na parang, ayan o, naglaro kasi yung mga kids. Tapos, siya, nabunot-bunot. Doon, kinuha ko, tapos nilagay ko dito. Ayan, tsaka yung mga cactus, later ko na lang tong asikasuhin. Parang silang nagtampo. Ayan o, pumangit. Actually, ito mga siguro, nagumpisa lang akong magtanim nito. Yung soil lang dito, tsaka nilagyan ko ng, ayan o, lava rock. Lava rock pa yung gamit ko noon. Ang tagal na nito. More than 1 year or almost 2 years na sa pot na to.
Tapos dito, ayan, oh, nasira-sira. Napabayaan kasi ni Inday. Pero, meron akong nagbo-bloom dito. Ayan, si cactus na maliit. So, hanggang dito na lang muna yung update ko, guys. So, thank you so much for watching. See you in my next video. Bye-bye! Yan, Darlie Sunshine. Gustong-gusto niya yung init. Ito, pag lumaki to, lalo itong gaganda. Okay, ikot natin. Para lalo siyang masisinaga ng araw. Ay, hindi, baliktad. Ganyan na lang. Kasi para ma-dry ang soil. Ayan o yung soil. Ito nga, ano lang to, rice hull at saka soil. Buhay naman. O, nasa original pot pa siya. So, ayan. Bye-bye.